Hello, good morning. Hola, ka-trippers. Good morning. Oy, good afternoon. Good evening. All the part of the world. Ayun, kagagising lang namin, ka-trippers. It's August 18. Sa wakas, nakatulog na po ako. 47. Yeah. Magto 2 PM na dito sa Ottawa. Nagpo-practice na kami ng ano eh. Singit ko lang yung kailangan yung English. Ganun. Kaya may paya. Yeah. No. Ah, sige, gano'n. Important ba yun? Oo, sige, gano'n. Tandaan niyo po, video natin, laging positive lang kahit na maanong mundo na. Okay, bahala siya sa buhay niya. Basta kung saan siya masaya, tisuportahan ko siya. It's August 18, almost 2 PM na po dito. Kagigising lang namin. Ito Happy po, Sunday, kakataas lang namin manood ng Mass. Father Jerry Orbus, pero this Sunday wala siya. Oh, pero wala si ayos lang po. Okay. So, let's go back to the topic. Okay. Yung topic natin today, ka-trippers, meron po kaming script. Ayan ang script namin. Para, ano, may improvement naman. So, yung number one na question. Ichika muna, dali. Dali. Important na, things to bring in Canada. Yeah. So, ano po yung mga important things na dadalhin dito sa Canada, ka-trippers? Sige, ikaw, G. Chika mo na dali. Okay. Personal hygiene, yun ang personal hygiene dahil product. Medyo pricey talaga siya. Pag pupunta kayo dito, ka-trippers, mag-invest po kayo at least 3 months to 4 months nyo po na personal hygiene products. Shampoo, soap, toothpaste, yung sa mga beautification nyo po, kung meron na po kayo. Yun, kami po, ang gamit ako, naman namin. I can't live without yung floss ko. Floss. Sa Lazada, mura. Opo. Pabili ako sa ang dami pong dinala namin kasi po, magsasayang lang po kayo dito ng excess baggage nyo kung ang laman ng box nyo po ay puro clothing nyo. Same sa nangyari sa yung, amin. Opo. Yung sharing experience lang. Wag na po kayong magdala dito ng maraming shirt, pants. Like this one, no? Oh, so, dito po, sa mga winter clothes Lazada. Nyo, winter boots, at least 2 to 3 sets. Ito naman po, nag-invest po kami ng fleece outfit. Kasi, especially po, dito sa mga nagre-rent, sa basement, malamig siya. Kahit na sabihin na natin na may heater, ano siya, malamig pa rin. Oh, pero maganda. Malamig. Oo, maganda kasi malamig siya. Siyempre, libre aircon char. Eh, ano pa po pag winter na, yun. Kaya kailangan may outfit kayo na ganito. Kahit hindi na kami maniwala, nanood kami ng vlog eh, na huwag na kayo magdala. Na ganun kasi marami rito. Totoo pala, it's called Trip Shop. Tapos yung mga mall nila, affordable naman. Yung sa Trip Shop naman na sinasabi niya, ang Trip Store po, ka-trippers, Salvation Army, no tax no po tax yun. Doon naman po sa Value Village, may tax po yun na every purchase nyo po, lalagyan po talaga ng 13% tax. Kaya mababa po na tax si British Columbia at si, ano, si Alberta. Dito naman po sa Ontario. Yun ang advantages ng mga dito nag-aral ng kolehiyo. Ka-trippers, personal hygiene products, mga essential kits nyo po. Yan po yung dadalhin nyo po dito at least 3 months. Baka magtanong bakit 3 months. Kasi anticipate nyo lang na kasi pagdating nyo rito, wala pang work. Katulad na yun, wala kaming relative na niready na sige, pagdating nyo rito, ipapasanok ko na kayong ganun. Oo, correct. Pikit matatas, laging flow with God lang kami. Yes, kung ano po yung bibigay sa amin ni Lord, blessings be na po yun lang, kasi pumunta po kami dito ng sobra-sobra na po yun sa nire-request namin. Tandaan natin, ano, we're not getting younger, papunta tayo sa senior, yan. Yeah. Let's go back.
Yan, 3 months. At least 3 months po, ka-trippers, mag-prepare po kayo kasi hindi po agad-agad makakahanap po kayo ng work dito. At the same time, yung may work man kayo mahanap agad, medyo mabigat din sa expenses kasi mabibigla kayo, may adjustment period na mangyayari. Yung rent. Yung rent nyo, yung prices niya. Kung ang shampoo na bibili natin dyan, 150, 350 sa isang bottle lang, especially yung Olay, yung body soap. Ano, umaabot po yan ng 300, 320, 360. So, dito po, maabot naman niya ng $12. Yun po yung presyo niyan, $17. So, at least, meron po kayong allowance na essential products nyo na dala dito. Hindi naman kayo hirap. Tapos tackle natin. Napakalaki po ng tulong nun sa budget nyo sa mga gamit na winter boots, winter outfit, yun. Magdala po kayo nun, at least 2 to 3 sets. Dito na lang po kayo bumili. Pag sa summer po magpo-fall kayo, may discount yun. Sale po yun. Pero pag nag-fall po kayo sa fall at sa winter, mahal po yung prices nun. Mataas yung presyo kasi in demand eh. Aabangan nyo lang po dito yung mga clothes sa sale. Every month meron po ditong clearance sale. Yung sapatos na po may presyo po dito ng 120, 50, 160. Pagdating po ng clearance sale, nabibili nyo po ng $10, $15. Ganon din po sa Bath & Body Works. May sale din po na ang ibang presyo is $16. Pero nakukuha namin lang po ng $6. Mag-invest po kayo dyan sa mga ganyan pag may mga monthly clearance sale na po or may mga discounts. Mag-sign up lang po kayo or mag-subscribe. Pero para mag-effort po kayo magdala ng napakabigat na mga gamit, wag na po. Sayang lang po yung pera nyo. Kasi pag nandito na kayo sa Canada, sa kayo mga first world country, matututo ka na talaga. Ayun. Mag-budget naman. Next naman na topic natin, SIM FIDO. Yung about sa FIDO Rogers or other SIM card dito sa Canada. Dalawa na tanungan ko sa Carling Woods, Indian nationality din. Sa Bayshore, Pilipina. So, pag nag-decide ka na kumuha ng ibang SIM card, pwede mo i-retain yung number mo. Yun ang pinaka-the best. Diba sa atin, pag bumili ka ng, kunyari, from Smart to Globe or TNT, diba iba na yung number? Dito, hindi. Yun ang the best po. Dahil parang for life na rin yung mga may in-applyan ka, tapos yun sa mga SIM mo, yun, mariretain yung number mo. That's a good thing about dito. Nung pagdating po namin dito sa Canada, may SIM card na po kami at inactivate lang po namin on that day, pagdating dito. Na-operan so, siya sa... Ka-trippers, especially po sa mga applicant na nagba-biometrics, tapos po, nagpa-passport request dun po sa BFS Global. Doon may nag-o-offer na doon. Igagrab opportunity nyo na po doon sa nag-o-offer. Pagbigay nila ng papel sa inyo, hindi po yung SIM card ang ibibigay sa inyo. Details lang pong ibibigay nyo. Details nyo rin dahil kukommunicate kayo through email saka number na parating na yung card nyo, ganon. Ibibigay nyo po yung estimate date na aalis po kayo going to Canada. Doon po sila tatawag sa inyo at least 1 month before para i-process po yung SIM card nyo at i-deliver po yun for sa bahay nyo. Bibigyan talaga po kayo ng information, i-share po talaga sa inyo yun, ang all the details para gagawin nyo. Pagdating nyo po sa airport, huwag nyo muna yun gagamitin. Yung ano nyo po rin, yung regular SIM card ang gagamitin nyo. Pag-land nyo po dito sa Canada, say kahit nasa Toronto or Ottawa, kasi kami po direct flight po kami and then connecting domestic. Dito na po kami nag-activate sa Toronto. Diba para Toronto? Sure bull. Kasi kung mag-i-start yung ano eh. Monthly. Yung basta kung smart kayo, roam on 333. Pag Globe, automatic na yata sila eh. Wala pong problema ha, yung SIM card dito. Sa cellphone naman po, gamit namin Oppo, Realme, Android alala po kami. Alala kami, sabi namin, ako additional na naman yung iPhone. Okay, cellphone ka-trippers na dadalhin nyo. Hindi po particular na iPhone. Okay lang po ka-trippers na Realme, Oppo,
Depende po sa location. Hindi po namin ma-download sa ano, sa Oppo tapos sa Realme yung KGG na ano, yun na lang. App. Pero kung isipin niyo nagfo-function ba? Nagfo-function naman, no. Internet niya. Katrippers again, ano po, yung SIM card makukuha niyo po yun doon sa BFS Global. Yun, free offer po yun. Dito naman po sa next question kasi may nag-question po na dito si Ma'am. Ma'am, subscriber at comment. Ira Coral, yun po. Shout out Ma'am Presya Ira Coral. Ang question niya po kasi, hello po, ilang taon na po kayo ni husband niyo? If you don't mind, ano pong ginawa sa medical ni husband? 44 na po kasi si husband ko at may ni-request po ba na other test like ECG? Thank you in advance sa reply po. Mm-hmm. Ang tanong ni Ma'am na una is ilang taon? Ako po ay 40, si 50, G naman ay 50. Ano po, sa medical naman po, i-request lang po yun. Nagbayad po kami each 10,000. That was November 7, 2023. So, ang binayaran namin 10,000 pesos each. Tapos, basic po yun. Ang first namin na experience is check muna yung medical history. Interviewin po kayo ng nurse. Interviewin. Is i-declare niya po lahat doon. Oo. Lahat po. Maging kung honest po kayo. Kung may relatives ba kayong may TB, nagka-TB ba kayo. Mm-mm. Kung anong sakit niyo na ano ko, dineclare ko rin. Na may sa TB? Sa honest. Hindi. Hindi. May na may ano, colored. Ayan, then, yung sa inyo ma'am, siguro ECG, hindi lang namin, BFS din ba sila? BFS, random. Hindi, medical yun, IOM. IOM, sorry. So, Katrippers, IOM ayan, kami na medical, doon sa Makati. Meron po kaming video dyan, doon po nag-comment si ma'am. Basic po, in-interview kami, lab test, urine test, kuha na ng dugo, physical examination, if may history ka, may mga bukol, opera, lahat-lahat, BP. Tapos, chest x-ray. I think actually, 8 a.m. yung schedule namin. 8 pa or 10. 8. It's better. Sa lahat po na nagme-medical, sa tagal po agahan namin, na lang. It's better po na sinasabi, pag nagkuha po ng blood, it's umaga. Better na early po kayo magpakuha ng blood. Umaga. Tapos, ano, kasi, trivia ano, lang relax din. Yung body daw. Nakasleep. Kunyari, nakuha nyo 10, agahan nyo 8, ina-accommodate maayos dyan sa IOM. Wala kahit nasabihin nila dyan. Na 10 pa yung schedule nyo, 11, dating po kayo ng 7, maaga. Okay lang. I-accommodate pag wala kayo. Masyadong tao, accommodate na nila kayo ganong kabait dyan sa IOM. Experience namin, ma'am, ano siya? Ma'am? Ma'am Presya. Ma'am Presya. Kami, nagulat kami, dalawang ano kami? X-ray. Yung X-ray. Kung sa inyo, ECG. X-ray. Kamin X-ray. Una baka po siya. Random. Una siya ang tinawag na X-ray. Sabi niyo, ba't ano kaya yun? Bakit hello. X-ray may sabit dahil ako? Dahil siguro 50. Na-double check. Huwag na ano. Maya-maya ako naman. Tumahimik. Tumahimik na siya kasi ako tinawag din. Na ano, chest X-ray. Pero di-double check lang ba kung may baga pa po? Joke. Meron pa naman. Ichika muna. Daddy. After ng medical, mag-wait po kayo ng 7 working days. So, sa 7 working days na po na yon, ipa-follow up nyo na parang sa sobrang dami ng na-accommodate nila, may mga instances na ikaw mismo magpa-follow up. Siyempre, much better tawagan na ikaw nyo, na po. Email. Email. Ang ginawa po, hindi po tumawag. Email. Email. So, email lang po kayo to follow up. And ano dun po makikita kung completed na po lahat ng na-medical sa inyo. Yun po yung isasubmit nyo dun sa agency nyo or sa GCK nyo. Yun yung medical. Pag-DIY kayo. And valid for 1 year. 1 year. Yun lang po yun. Yung 1 year validity. Yun po, ma'am. Ayan, ma'am Presya, thank you so thank much you po. Viewing. No, huwag po kayo mag-worry kasi sa ito po, mas sinabi sa amin na mas mahirap daw ang medical ng seaman compare sa medical ng sa IOM. Sa kanya po kasi may tattoo, may earring, so i-declare yun. Parang smooth lang pag wala kang masyadong arte-arte sa ano ba. Yun po yung usually kasi tinatanong sa idol medical. Po kasi natin si Johnny Depp. Opo. Malamig po ba sa IOM? Sabi, nag-comment dito. Malamig po ba sa IOM? Bride on Fire 212. Malamig hi, po. Hi, Sir Bride. Thank you for Ma'am choosing. Ma'am Bride yata to. Oo.
Sir Robert Bulay, sabi niya, magkano po bo sa non-pro? LTO ba ko or to? Magdala na lang po kayo ng budget nyo, sir, kasi umaabot po dyan ang 950 plus medical yun. Basta magdala na lang po kayo, dalawang just to make sure. 2,000 na lang para sigurado. 1,500 to 2,000. Hmm. Kasama na po yan ng kain. Sobra-sobra na po yun. Oh, para hindi kayo balik-balik. Kahit na 1,500. O di kaya, ano lang, yung 1,500. Kasi umaabot lang dyan, mga 1,100 something eh. Para hindi na agahan nyo dyan, okay dyan, mabilis, maayos din dyan yung process. Nagtanong si user 1IF2BF. Hi sir, ma'am user. Ayun, nakalagay, good AM po. Ask ko lang po, mayroon na po bang plastic driver license? Kasi papel lang ang hinahawakan ko. Ilang months ba? Tatawag po kayo yun sa ano, sa LTO so, for follow-up. Sumasagot naman sila. Opo, sasagot po sila sa inyo sa minsan LTO. Minsan text nga trinay namin na gano'n, okay dyan. Pa sila yung lalo kanilang i-update na, sir. I-message ka nila, dito na po yung ID nyo. Ah, pwede po ba direct LTO na kumuha ng certificate of driver's license? Oo. Hindi po. Pag ano po, certificate ng ang LTO, kumuha ng certificate po, hindi, direct po kayo doon sa LTO East Avenue. Oo, yung sa Quezon City. Okay naman doon, agahan niya rin. Pag mas maganda po, huwag na kayo magdala ng sasakyan dahil ang hirap ng parking doon. Mag-commute or grab kayo, yun ang pinaka-the best para less yung isip nyo, maaga pa kayo. Basta i-alot nyo lang, agahan nyo lagi. Ang technique namin, halika, gising tayo, hindi muna kami magpupuyat. Gising kami maaga para yung oras sure bull po. Opo. Ayan. Ito naman kay Sir Topher Kalahati. Hi Sir Topher, thank Hi, you. Hi Sir Topher. Good day po, tanong ko lang po sana kung tag-isa po ba ng certification service yung COVID vaccine and at COVID booster. Ano po, iisang papel lang po siya. Yung sa COVID vaccine and booster, pag-iisahin po yon, tapos sa yellow, sa card na po yon, ando dun yung apat. Normal na COVID vaccine, tapos yung two booster. Ah, oh, kumuha ka rin na nila. Smooth lang po, pakita nyo lang po yung passport nyo. Oh, although hindi naman na hinahanap yun, pero okay yan na meron kayo. Isa pa po pala, additional namin, magdala po kayo dito ng cash, at least good for 1 year, lalo na pag-couple po kayo. Para hindi po kayo ma-deprive sa kung ano may... Kasi po, dito sa Canada, hindi ka naman talaga dito yung totally na maghihirap po. Lalo na po kung masipag po kayo maghanap ng work. Pero, maghihirap po kayo dito ng kakakain. Kasi matitempo kayo, bibili ng mga food kasi na masasarap. Yung presyo niya, sasabihin lang $10. Pero pag pala-convert ka... Iipon ang ipon. May work ka, at the same time, matitemp ka na may work naman ako eh. Maya-maya, mauling tayo, mag-enjoy tayo kasi as a first-timer, mag-explore ka talaga dito sa place, sa area alamin na ito. Mo, hindi dahil ano, pero alamin mo yung... Pero hindi po yung mostly sa nakikita namin na naghihikahos, na gumagapang, yung parang hirap na hirap, hindi naman po ganun. Kasi isipin nyo na lang po, first world country naman to, hindi naman to yung pinilit ka pumunta dito para maghirap ka, hindi ganun. Pumunta ka po dito kasi ready ka. Ready ka na, pumunta ka dito. Physical, mental. Nakaya nga natin sa Pilipinas na magtiis ng whole day na nagbabayad ng minimum wage earner. Ito po kaya na per hour yung sahod. Nga pala ka trippers, ito naman, in connection po to. Work, mahirap ba dito sa specifically dito po sa Ottawa? Depende po kung masipag ka. So for an international student, ako po, ang allowed lang po sa amin na work is 20 hours. Tapos pag more than 20 hours a week ka dyan, violation po 'yon. So every week 20-20, pero hindi po gagawin. Lahat 'yon na ibibigay sa amin na 20 hours, minsan po 10 hours, 14 hours. Hindi po 'yon na kasi may mga priority din po. Mas nauna sa inyo. Pero thank you pa rin sa as an international student po, ang allowed sa amin na work na 20 hours dahil po students kami, 16.55 lang po yung rate namin. Yun po yun. Unlike po dito sa mga full-time, sa mga open work permit, depende po yun sa i-o-offer sa kanila. Meron din po mga hotel na nag-o-offer $17.
depende po sa swerte nyo na kung kung ano din po yung lifestyle nyo, na kung ang kakasya na ba yan. Pero sa akin po, particular, 16.55 po yung per hour ko. But, tapos, depende pa po yun sa oras na ibibigay lang sa akin. But pero the government of Canada is very good. Kaya pag sem break ni estudyante, meron silang 40 hours. Opo. Pag ano naman, since naka-sem break po kami ngayon, starting August 17 until September 2 po, allowed po kami mag-work more than 20 hours. So, full-time, pwede po kami 40. Sobra-sobra, bahala ka po. Pero, hindi pa rin po kami, ano, makakakuha niya ng full-time na work na 40 hours. Depende pa rin sa napasukan. Kasi, pare-pareho po kayo na naka-break eh, ng mga students. Yun, nasagot ngayon, kung, na. Kung mga 80 to 100 students po yan, tapos nas nauna yan sa inyo dito, lalo na po sa pinagtatrabahuan ko, mas may nauna sa akin. So, kaya binigyan sila priority before me. So, parang latak sa akin muna. Kaya pag dumani yung wife ko, God, dalawang araw lang ako, sabi ko, sige, thank you Lord pa rin niya kasi... Correct. Gusto siya ng mga bisor niya na... Pero hindi naman ako po na si zero per week to. Kung mahirap po ba dito maghanap ng work, hindi po. Huwag lang po kayo mag-expect na bibigyan kayo na katulad sa Pinas na pag sinabing magtrabaho ka na, ay whole day magtatrabaho ka na, hindi po. May whole week magtatrabaho ka na, hindi ganito dito po. Ako lang po ang pwede maging kuratsa si open work permit kung kaya ko. So siya po, yung work niya, Monday to Friday, 7 to 4 p.m. Enough naman na po, okay naman na po. Kasi nagbabayad po kami ng rent dito ng 1-2. Tapos kung may mga extra sideline, income pa po, bala na si Lord. Ganun yun. Pang ibibigay, pero ngayon wala pa. Oo, kaya yun yung sinasabi namin. Tapos yung title namin na may shout out yan na yun. Yung magpapa-thank you kami sa mga nagko-comment. Yung hindi nagko-comment at subscriber na yung thank you, siguro naiya lang. Pero, yun. At alam naman namin, minsan po talon-talon eh. Kaya gumawa na po kami ng script namin. Much better. Para may improvement naman, Joe. Ayun. Again, thank you so much. Masaya po kami dito ngayon sa bago naming nilipatan. Yung space namin doon sa previous namin. Nakita niyo naman. For 3.5 months. Ang may study table doon po provided. Pero nakalagay po doon mga food namin. Tapos minsan ang mga towel na doon sa cabinet. Eh, kung may mga sampay. Yung box ng binili namin sa Walmart. Ilagay ko dito. Oo. Yung, saka yung ngayon yung study table ko po. Nag-tiis po ako ng 3.5 months. Yung pre-novide ni Ate Irene. Thank you. At shout out din sa mga kasama na dito. Si Francis, si Christian. Opo. Laging Christians na kasi Des. Opo. Thank you so much. Si Jai kasama namin. Laging isipin na bless naman tayo. Meron, alam na ni God dyan kung ba't pinatry sa atin niya. Ayos. Pero pag nakita ni Lord na porsigido ka at genuine ka 100%, kahit anong mangyari na may problem po kayo, be kind pa rin to others. Kasi hindi natin alam, yung iba hindi po nagsasalita, may pinagdadaanan din naman po. Hindi lang nga lang vocal, depende lang po sa personality ng tao. So, don't forget to smile every day. Yun lang po yun. Smile. Again, thank you so much. Ayun, thank you for happy watching Sunday. The Trippers. Happy Sunday. Just be happy. Follow subscriber. Yun. Thank you so much. Thank God you. Bless. Babush.